Alalangin po tayo. Our Heavenly Father, we thank you, Lord. We were destined to go to hell forever. But you, who are holy, saved us by shedding Jesus Christ's blood. And then the Lord God made us your children. Amin, Diyos na mahabagin na nasa langit. Maraming salamat po sa pag-ibig niyo sa amin. Kami po ay nakatadhana sa apoy ng impyerno, magpakailanman. Ngunit po sa pagdanak na malagandugo ng Panginoon sa Kristo, ay naging anak po kami ninyo. We really thank you, the Lord God, for your wonderful grace and love. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos dahil po sa napakadakilang pag-ibig niyo sa amin. And Lord, please help us to live without shame before your great love. And Lord, work to increase our faith so that we can do your work more properly. Panginoon, nakikiusap po kami na tulungin niyo po kami na huwag nawa kaming kayaya sa iyong harapan at tumakad kami ng naayon sa iyong harapan. And please lead our lives so that all the things we have planned can come true in the Lord. Pakiusap po, tuloy niyo po kami, pangunahan niyo po kami nang sa ganun lahat ng aming hinihiling ay matapat po sa pamagitan po ninyo. And give us strength so that we can do our best to do it. At pakiusap din po, bigyan po kami ng kalakasan nang sa ganun magawa po namin lahat-lahat para sa inyo. And if there are some brothers and or sisters who are not in good health among us, please help them to be recovered quickly. At pakiusap din po sa mga brothers and sisters sa amin na mayroong sakit, physical, pakiusap po, panubaligin sila at agad na gumaling. Also, if there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service, and please help them and be with them together from the devil temptation. At ganoon din po sa mga brothers and sisters na wala ngayon, pakiusap po, tulungan niyo po sila nang sa ganoon makasama po namin sila at lumayo sa tukso sa pakanan ni Satanas. This time, this moment, we have gathered here to learn the Word of God. Sa mga oras pong ito, kami po ay nagkatipon upang pag-aralan ang iyong salita. So please touch our heart through the Word of God and engrave your word on our hearts. At pakiusap po, hipuin din po ninyo ang aming mga puso at iukit po ninyo ang iyong mga salita sa aming mga puso. We pray in the name of the Jesus Christ who loves us. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon sa aming nagmamahal. Amen. Amen. Okay, today let's open the Bible. Buksan po natin ating Biblia. Today, we are going to learn about God's lessons through the Moses' life. Ngayon po, pag-aaralan po natin ang aral mula sa buhay ni Moses. Genesis chapter 22, verse 1 hanggang 19. Genesis po, chapter 22, verse 1 hanggang 19 po. Babasahin ko po. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinasabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at inihandang ang kanyang asno, isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya ay naghanda at pumunta sa lugar na sinabihin sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno. At ako ang bata ay pumunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin
at pinasan kay Isaac ng kanyang anak. Dinala niya ang kanyang kamay, ang apoy at patalim at sila'y umalis na magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham ng kanyang ama, "Ama ko." Ang kanyang sinabi, "Narito ako, anak." Sinabi niya, "Narito ako, narito ang apoy, ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin?" Kaya sinabi ni Abraham, "Anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin." At sila'y umalis na magkasama. At sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos, nagtayo roon si Abraham ng isang dambana, inayos ang kahoy, at tinalian ni si Isaac ng kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, "Abraham, Abraham." At kanyang sinabi, "Narito ako." At sa kanyang sinabi, "Huwag mong sasaktan ng bata, ugon man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ng iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak." Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay na ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuhang tupa at kanyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh Yireh. Kaya sinabi na hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoong ito ay ipagkakaloob. Mula sa langit, muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham at sinabi sa niya, "Sumampa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang mga iyong, ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat, at makakamit ng iyong binhi ang pinantuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamagitan ng iyong binhi, ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig." Verse 19, "Kaya pumalik si Abraham sa kanyang mga batang itauhan, at sila'y tumayo at sama-samang nagtungo sa Berseba, at nanirahan si Abraham sa Berseba." Brothers and sisters, one more time, let us read together, only verse 12. Verse 12, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. "At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ng bata, ugon mo siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ng iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak." Actually, during our Christian life, also we have to hear from the Lord God that here verse 12, "Now I know that you fear God." Likewise, we have to hear from the Lord God, "We are perfect men before God." Sa katunayan po, kinakailangan po nating marinig mula sa Diyos ang kagaya po na sinasabi sa verse 12, "Sapagkat ngayon ay nalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos." Actually, verse chapter 22 is an important chapter related to Abraham. Sa katunayan po yung verse 22 po ay napakahalagang verse po na patungkol po kay Abraham. As we know, at the commanded of God, he sacrificed his only the son Isaac, whom he loved most as a burning offering. Sa katunayan po, sa ayon po sa utos ng Diyos, kinakailangan pong ialay ni Abraham ang kanyang anak upang ihandog na sinusunod. Because then reason, he was acknowledged his faith and love to God. Kaya naman po, kinikilala po ng Diyos yung kanyang pananampalataya sa harapan ng Diyos. Actually, this is also an event that symbolize God's only begotten Son, Jesus Christ, crucified on the hill, on the cross to save us. Sa katunayan po, ito pong pangyayaring ito ay sumisimbolo po sa pagkapako ng Hesukristo doon po sa cross. Before this incident, God said to Abraham several times, more and more, "Work before me and be blameless." Noong una po, sinabi na po ito ng Panginoon kay Abraham na lumakad siya sa harapan ng walang dungis. But after this incident, God no longer told him that.
At pagkatapos ito ng muling itong sinabi, hindi na po muling sinabi ng Panginoon o kinausap si Abraham. Because through this instance, he is demonstrated his perfect faith in the eyes of God through obedience. At sa pamagitan din po ng pangyayaring ito, ay ang ibig sabihin po nito ay yung pagiging perfecto sa pamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Like Abraham, we should grow in faith more and more in front of God and become perfect Christian as the most as Abraham. Kagaya po ni Abraham, sa atin din po kinakailangan din po natin na lumago ng higit na higit pa upang maging perfectong Kristiyano sa harapan ng Diyos. Although God acknowledges it, he is a perfect man inside of God. But before, he was not perfect man inside of God. Bagamat kinikilala siya ng Diyos na siya po ay perfecto sa harapan ng Diyos, pero naman para naman bago po siya tinawag na perfecto. How? Although when he was chosen by God, but he was not perfect man. But how he became the perfect man? Because of God through the God's test. So, paano naman, paano po siya naging perfecto sa harapan ng Diyos sa pamagitan po ng pagsubok ng Diyos? Okay, please bookmark here. And then let's go. Genesis chapter 12. Lagyan po natin ito ng tanda. Verse 12, chapter 12. Buksan po natin sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Genesis po, chapter 12. Verse 1. Verse 1 po. And verse 2. At 2. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking papalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Actually, God promised to him, you will get many your the children. Sa katunayan po, yung Diyos po ay nangako po sa kanya, napaparamihin po ang kanyang lahi. If he trusts God's promise, he supposed to not afraid of death. Sa katunayan po, upang magawa po ito, kinakailangan po niya huwag matakot. But verse 10, pero sa verse 10 po, unfortunately, after that, he faced the difficult situation, that is the famine situation. Dito po, si Abraham po ay sinasabi dito na si Abraham po ay nakatagpo po ng tagutom. Verse 10 po, now there was a famine in the land, and Abraham went down to Egypt to dwell there. So for the famine was the severed in the land. Sinasabi po dito, nagkagutom sa lupain ng kaya't bumaba si Abraham sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang tagutom sa lupain. Although God promised to him, God will give him the a lot of the God's grace, bless, but he didn't trust God's promise 100%. Bagamat pinangakuan ng Diyos si Abraham na bibigyan siya ng pagpapala, ngunit si Abraham hindi po siya nagtiwala sa pangako ng Diyos. Because of the avoid the famine, to survive, he moved to Egypt. Upang maiwasan po ang tagutom, lumipat po sila sa Egypt. That time, who is the wife? Sa panahon yun, sino po yung kanyang asawa, ang babae? Sarah. Si Sarah po. According to the Bible, the Sarah, she's very magandang woman like that. Ayon po sa Biblia, yung kanya pong asawa na si Sarah ay napakagandang babae po. Like sisters, she's very maganda. Kagaya po ng mga sisters po natin, napakaganda po. But Abraham that time, he afraid. When he reached Egypt,
Because of his wife being maganda. That's why he afraid. The Egypt, the soldier, and the king, they may kill him to take his wife. Kaya nga po si Abraham po ay hindi nagtiwala at nagalala po siya kung sila po ay pumunta sa Egypt at dahil maraming mga sundalo, dahil maganda po yung kanyang asawa. So he gave, he asked to the, his wife, that is, verse 12. At sinasabi po sa verse 12? Verse 12 at verse 13. Verse 12 po hanggang 13. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. At kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa at ako'y kanilang papatayin, subayt hayaan kanilang mabuhay. Sabihan mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo at upang ang buhay ko'y makaligtas dahil sa iyo. So Abraham said to the Sarah, when we reach there, don't say to them, I am the his the her wife. Nung nakarating po sila sa Ehipto, kaya sinabi ni Abraham kay Sarah na huwag mong sabihin na ako ang iyong asawa. You have to say to them, he is my sibling, the kaya, elder brother. Ang dapat pong sabihin sa kanila ay ako ang iyong laking kapatid at hindi ang iyong asawa. It means she gave his wife to them. Ibig sabihin po, ibinigay po niyong kanyang asawa doon sa mga Ehipsyo. You understand? Naiintindihan niyo po she ba? She wanted to give his wife to them. Nais siya na ibigay yung asawa niyang babae doon sa mga Ehipsyo. What do you think? Ano pong sa tingin ninyo? If you have your husband, and your husband, if he did like that, can you love your husband? Sa katingin po ninyo, kung kayo po yung asawang babae, at ibibigay po kayo nung ni Abraham, ano po kayang gagawin ninyo? Mamahalin po mukha ninyo ang iyong saong lalaki? Why he wanted to give his wife to them? Why? Because he afraid of death. Bakit po ba ibinigay yung asawa niyang babae? Bakit po? Siya po ay natatakot. And one more. At isa pa po. Genesis chapter 16. At isa pa po sa Genesis po, chapter 16. Actually, God already the promise to him, you will get your son. Sa katunayan po, pinangakuha na po ng Panginoong si Abraham na magkakaroon siya ng anak na lalaki. But after that, more than 10 years of the past 10 years, at 10 taon na po yung nakalipas. But still, he didn't have the son. Hanggang sa 10 taon na nakalipas, ay wala pa rin pong anak siyang natatanggap. Because of that reason, Abraham, he got the son through his wife Sarah's the servant. Kaya nga po nagkanak si Abraham sa pamagitan po ng alagad ni Sarah. Actually, God promised to him, you will get your son through your wife. But because he didn't trust God's promise. Sa katunayan po, ipinangako ng Diyos kay Abraham na magkakaroon po siya ng anak, pero po hindi po siya nagtiwala sa pangako ng Diyos. Can you understand? Naunawa niyo po ba? That's why he, through the wife, the servant, Hagar, he got the one son. Kaya na po sa pamagitan po ng alagad ni Sarah na si Hagar ay nagkaroon po sila ng isang anak na lalaki. Who is he? Sino po siya? Who is he? Sino po siya? Ismael. Si Ismael po. Isn't it? Tama po ba? Finally, after that, when he was the 100 years, through her, he get one more son. His name is Isaac. Sa huli po, pagkatapos po ng isang daang taon, ay nagkaroon po siya ng anak sa pamagitan ni Sarah na ang pangalan po ay si Isaac. Actually, Isaac, he became the ancients of the Israel. Sa katunayan po, si Isaac po, siya po ang mga ninuno ng mga Israel. Ismael,
he became the Asian of the Palestinian people. At ganoon din po si Ismail po. Iran, Iraq, Jordan, like that, Palestine. Siya po ay mga ninuno ng mga Palestino, kagaya po ng Iraq, Palestino. That's why, until now, each other, still they against and fight. Kaya naman po hanggang sa ngayon, sila po ay nag-aaway. Do you know, when you're watching the news nowadays also, Israel and Palestine and Iran, they still the fight in the world. Napapanood niyo po ba sa TV na hanggang ngayon, naglalaban po yung Israelita, yung Iran, yung mga Palestino? Can you catch my point? Naunawa niyo po why? Ba? Because of Abraham, because he's the mistake. Bakit po? Dahil po sa pagkakamali ni Abraham. Likewise, when we read the Genesis, Book of Chapter, he was not perfect man inside of God. Kaya kung babasahin po natin sa Genesis, si Abraham po ay hindi po siya perfecto sa harapan ng Diyos. Like you. Kagaya po natin. But, how he became the perfect man inside of God? Pero papaano ba siya naging perfecto sa harapan ng Diyos? Because of God's test. Dahil po sa pamagitan ng pagsubok ng Panginoon. Genesis chapter 22. Genesis po, chapter 22. Verse 1. Verse 1 po. Genesis chapter 22, verse 1. Now it came to pass after these things that God tested Abraham. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, God tested Abraham. That's why continuously God tested Abraham several times, boldly. Kaya nga po yung Diyos ay sinubok po si Abraham ng higit at higit pa. So, before, when God chose him, he was not a perfect man inside of God. But through God's test, he becoming more the perfect man. Kaya nga po, bago po siya tawagin ng Panginoon, hindi po siya perfecto. At naging perfecto po siya sa pamagitan po ng mga pagsubok na binibigay ng Diyos. You understand? Naunawa niyo po ba? So, Habakkuk chapter 3. Habakkuk po, chapter 3. Habakkuk chapter 3. Habakkuk chapter 2. 3. Verse 2. Chapter 2. Chapter 2. Verse 3. Verse 3 po. Verse 3. Brothers and sisters, let us read together. 3:1, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Ito ay tiyak na darating, hindi ito maantala. Habakkuk chapter 2 verse 3. Verse 3, let's read together one more time. Basahin po muli natin Habakkuk chapter 2 verse 3. 3:1, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal ay hihintayin mo, ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. At the end, it will speak and it will not lie through the tarries. Wait for it because it will surely come. Because it will surely come. That's why wait for it. At ang sasalitong tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal ay kinakailangan nating hintayin natin. God never lie. Ang Diyos po ay hindi po magsisinungaling. This was Abraham. He should be the wait until he get the Isaac. Kaya nga po si Abraham, kinakailangan niya pong hintayin hanggat may panganak si Isaac. You understand? Naunawa niya po ba? Because his mistake, until now, still they are against each other. Dahil po sa kanyang pagkakamali, hanggang ngayon sila po ay nag-aaway. And one more, Psalm chapter 119 or so. At isa pa Psalm po? Psalm 119. Isa pa po sa 100, awit po, 119. Verse 71 po. Brothers and sisters, also let's read together. 3:1, mabuti sa akin na pinagpapakumbaba ako upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. 71. It is good for me that I have been afflicted.
mabuti sa akin na pinagpapakumbaba ako. And that I might learn your status. Upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. Here, affliction means God tested. Dito determination. Dito po, yung mga pinagpapakumbaba, ito po yung pagsubok ng Diyos. To make you the strong, to make you the perfect man, God boldly, God will test you. Upang tayo po ay maging perpekto, upang tayo po ay maging sasangkapan, kinakailangan po natin matanggap yung pagsubok ng Diyos. Think, why still our life is not comfortable and peace? Pag-isipan po natin, bakit hanggang ngayon yung ating buhay ay hindi po, wala pong kapayapaan at hindi komportable? Why? Bakit po? Because to make us the strong, to make us the perfect man inside of God. Upang maging matibay po tayo, maging malakas po tayo, at maging perfecto po tayo sa harapan ng Diyos. Let's go back, Genesis chapter 22. Balikan po natin sa Genesis po, chapter 22. Okay, verse 3 po. Sa Genesis po, chapter 22, verse 3. After he became inside of God, perfect man, he did he obeyed completely. Bago po naging perpekto si Abraham sa harapan ng Diyos, siya po ay sumunod kay sa harapan ng Diyos. So when God ordered to him, you have to offer your son, he immediately started obey God's commandment. Kaya nga po, nang inutos po ni ng Panginoon kay Abraham na kailangan mong ihandog ang iyong anak, ay kaagad niya itong sinunod. After he became the perfect man inside of God, he importunist immediately he started obey God's commandment. Upang maging perfecto sa harapan ng Diyos, ay kinakailangan natin lubusang sumunod sa Diyos. He did not founder for a long time to obey the God's commandment. So hindi po siya nag-alinlangan sa inuutos ng Diyos. Here, verse 2, chapter 22, verse 2. Dito po sa chapter 22, verse 2. It was God's final, the God's test to God, to Abraham. Ito po yung huling pagsubok na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Look, verse 2. Verse 2 po. Brother, sister, verse 2, let's read together. 3, 2, 1. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ng iyong anak, ang iyong kaisisang anak na si Isaac, na inyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na sinusunugin sa itaas na isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. In order to become the perfect man inside of God, we have to think more detailedly about God, Abraham's action. Upang maging perfecto po sa harapan ng Diyos, ay kinakailangan pong pag-isipan yung mga bagay sa harapan ng Diyos. First, when God ordered to him, he did immediately. He started obey immediately. Una po, nung iniutos po ng Panginoon kay Abraham, ang kinakailangan pong gawin ay kaagad niyang sundin. When God ordered to him, you have to offer your son, that time, look, verse 3. Sabi dito, kinakailangan mong ialay si Isaac. Tingnan po natin sa verse 3. So Abraham lose early in the morning and saddled his donkey and then took two of his young men with him and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering and the arrows and went to the place of which God had told him. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Brothers, sisters, among verse 2, important word is early. Sa verse 2, verse 3, alin po dito yung napakahalagang salita? Yung pong maaga.
Here, verse 3, brothers and sisters, let's read together. Basahin pa lang, 3, 2, 1. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya ay naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Brothers and sisters, why he rose up, got up early in the morning? Why? Bakit po inutos ng Diyos na maaga siyang gumising? That is important. Ito po yung mahalaga. Abraham, he didn't hesitate to obey God's commandment. Si Abraham po, hindi po siya nag-alinlangan na sundin yung utos ng Diyos. How about you? Paano naman po kayo? Can you obey God's commandment immediately? Kaya bang sundin yung iniutos ng Diyos noong napag-alinlangan? Sometimes, brother and sister, we have to think ourselves. Why am I hesitate about God's before God's commandment? Kaya nga pag-isipan po natin, bakit kaya tayo nag-aalinlangan sa mga iniutos ng Diyos para sa atin? Actually, we know. We have to offer in tithes and offering. But why? Why do not offer immediately and early immediately? Alam natin na tayo po ay mag-offer at mag-tithes and offering. Bakit tayo po ay nag-aalinlangan at hindi po natin ito ginagawa ng kaagad? Actually, we already know. We have to attend the Wednesday sermon and Sunday sermon. But why are you hesitate? Alam na natin na tayo po pupunta ng Lord's Day sermon, ng Wednesday sermon. Pero bakit po tayo nag-aalinlangan na pupunta? Why do not enjoy go to church immediately, earlier like that? Bakit po natin hindi natin magawang maging masaya na pumunta sa church ng mas maaga? That's why. Although God tried to test you to make a strong man, strong faith, and then perfect man, but problem is your side, our side problem. We do not obey immediately. Ganun pa man, yung Diyos, binibigyan tayo ng mga pagsubok, pero ang problema sa ating sarili po, hindi pa natin ito kaagad na sinusunod. Can you catch my point? Naunawa niyo po ba yung pinupunta ko? Only one thing, remember, first of all, when Abraham, he received God's commandment, he rose early in the morning. Don't forget it. Kaya nga po, huwag po ninyo kakalimutan na iniutos ng Diyos. Si Abraham po, siya po ay maagang bumangon. And he had obeyed absolutely. Kaya nga po, second, siya po ay sumunod ng lubusan. Abraham did not play the chief and trick on the Lord's commanded to offer Isaac as a burning offering. Kaya nga po si Abraham, di po siya nag-alilangan na gawin yung paghahandog na susunugin kay Isaac. When Abraham, he received God's commandment. That time, immediately, early, he obeyed God absolutely. Kaya na po, nung simula po ng inutusan, nagbigay ng utos ng Panginoon, kay Abraham, kagad niya itong ginawa. In order to obey the completely, absolutely, that's why first of all, when he go to the Moriah mountain, he didn't inform to his wife. Kaya nga po, kaagad pong sinunod ni Abraham yung inutos ng Panginoon at kaagad siyang pumunta doon po sa bundok ng Moriah. You understand? Naunawa niyo po ba? Imagine. If he had informed his wife, Sarah, of the God's commandment, how would Sarah act? Kaya nga po, hindi po sinabi ni Abraham yung ganitong pangyayari kay Abraham. Eh, paano kung sinabi niya ito sa asawa niyang babae? Perhaps she didn't allow to go to Mount Moriah. Marahil, hindi po niya ito papayagan na pumunta po doon o umakyat doon sa bundok ng Moriah. Are you kidding me? Like that. Niloloko mo ba ako? Parang isn't ganito. It? Tama po ba? If you want to go, you go yourself. Kung nais don't bring po, my below my son. Kung gusto mo pumunta doon, ikaw lang pumunta. Huwag mong dalhin ang aking anak na lalaki. You understand? Naunawa niyo po ba? When we receive God's commandment, consciently, during some time, we have to obey completely and immediately. Sometimes, do not inform to others. Because when we inform to others, somebody will, how to say, go. Will not support us to obey God's commandment. Kaya nga po, kung meron pong inuutos sa atin yung Panginoon, huwag po natin itong sabihin sa iba. At kung sasabihin natin sa iba, hindi po nila tayo susuportahan. You understand? Naunawa niyo po ba? And second, let's think, imagine, Abraham's action.
At pag-isipan natin yung pangalawa, yung naging ginawa ni Abraham. In addition, he prepared the material absolutely also. Pangalawa po, he prepared all kind of material absolutely. Pangalawa po, inihanda po ni Abraham lubusan ang lahat na gagamitin materials para po sa paghahandog. Look verse 3 also. Tingnan po natin sa verse 3. He didn't inform to the wife. Also, he prepared the material absolutely. Verse 3, brother and sister, let's read together one more time. 3, 2, 1. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na sinusunugin at siya ay naghanda at pumunta sa lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. He split the wood. What does it mean? Nagsibak siya ng kahoy. Ano pong ibig sabihin ito? Why he split it wood? Why? Bakit niya sisibakin yung kahoy? If he bring this kind of the thick wood, very hard to fire. Kung magdadala po siya ng ganito kalaki na kahoy, hindi po mahirap po siyang dalhin ito. You understand? Naunawa niyo po ba? Why he brought the wood? Because if he goes there, it's very hard to find the wood. Bakit po siya magdadala ng kahoy papuntang bundok? Dahil napakahirap pong makakuha, makakita ng kahoy doon po sa bundok. Through this sentence, he split the wood for the burnt offer. Means he desired to offer his begotten son to the Lord God. Kaya nga po, nagsibak siya ng kahoy. Ano pong ibig sabihin ito? Ninanais niya na sundin o iala yung kanyang anak na si Isaac. Can you understand? Naunawa niyo po ba? And third, let's imagine. At pangatlo po, pag-isipan po natin. Verse 5. Sa verse 5 po. Verse 5 or so. Sa verse 5 po. He also left his servant under the mountain and went up with only begotten son. Kaya nga po, iniwan ni Abraham yung kanyang lingkod dun sa ibaba. Verse 5, brothers and sisters. Sa verse 5 po. Let's read together. 3, 2, 1. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno. At ako ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. Imagine. What do you think? If he went up the mountain, climbed the mountain with the servant, what happened? Pag-isipan po natin. Kung kasama po ni Abraham yung kanyang mga lingkod, ano dun sa bundok, ano po kaya mangyayari? If they went up the servant they could prevent Abraham from the offering Isaac. Kaya nga kung marahil kung kasama ni Abraham yung kanyang mga lingkod, mahihinto o mapipigilan yung paghahandog ni Abraham sa kay Isaac. Do you understand? Naunawa niyo po ba? Can you understand? Naunawa niyo po? That's why he left his servant. Kaya naman iniwan niya sa ibaba yung kanyang mga lingkod. Lord, don't kill your son. Likewise, they prevent immediately. Exactly. Parang ganito, Panginoon, huwag mong ialay ang iyong anak. Parang ganito po. Mapipigilan po siya. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? Sincerely, according to God's commandment, Abraham, although he loved so much his begotten son, only son, but he desired to kill his son, only one son. Bagamat iniibig ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, ay kailangan niyang ihandog si Isaac sa Panginoon. And one more, also let's imagine, think. At isa pa po, pag-isipan po natin. Even Abraham, he didn't inform to his son also. At ikaapat po, hindi po sinabi ni Abraham yung gagawin para kay Isaac. He didn't inform to the Isaac. Hindi niya sinabihan si Isaac. Verse 7 at verse 8 or so. Sa verse 7 po at 8. He didn't even tell his son Isaac. 7 at 8, brothers and sisters. 3, 2, 1. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama
Ama ko, ang kanyang sinabi, narito ako anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Kaya sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y umalis na magkasama. When Isaac climbed the mountain, he knew there had no offering. Nung sila po ipapakit po sa bundok, alam na ni Isaac na wala silang dalang handog. And Isaac, he asked to the father, where was the lamb for the burnt offering? Kaya na po si Isaac ay nagtanong po, nasaan po yung ating handog na susunugin? Likewise, he didn't inform to Isaac. Kagaya po nito, hindi po sinabihan ni Abraham si Isaac. Question. Tanong po? Why? Bakit po kaya? At that time, why Abraham, he didn't inform to Isaac? He will be the offering. Bakit po kaya hindi sinabihan ni Abraham si Isaac na susunugin? Because Isaac, Abraham, he had afraid. When he informed to Isaac, he will not obey. He will not follow him. Kaya si Abraham po, dahil natatakot po siya na hindi po siya sundin ni Isaac. Can you understand? Naunawa niyo po ba? Also, one more. At isa pa po. When he tried to kill the Isaac, that time he did not pretended to kill his son, Isaac. Kaya nga po, nung papatayin na ni Abraham si Isaac, hindi po siya nagpanggap na papatayin niya si Isaac. I mean, not imitating the killing. Ibig sabihin po, hindi po niya ginagawa yung tunay na pagpatay. Verse 10. So verse 10 po, he did not pretend to kill his son Isaac. Hindi po siya nagpanggap na papatayin niya si Isaac. So verse 10. Verse 10 po. Verse 10, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng patalim upang patayin ang kanyang anak. That time, actually, as I told you already, Abraham did not pretend to kill his son. Sa oras pong ito, gaya na sinasabi ko sa inyo, hindi po nagpapanggap na papatayin niya yung kanyang anak. Dearly, he dearly desired, he dearly tried to kill his only son because of God's commandment. Kaya talagang papatayin niya si Isaac, ayon po, arin sunod po sa utos ng Diyos. Because God already knew his heart. That's why God sent the angel. Verse 11. Basahin po natin sa verse 11. Tingnan po natin. Because already God knew his heart, the sincerity. That's why verse 11, Bible says, let's read together. 3, 2, 1. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. At sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. Because God already found out his sincerity, heart. Dahil alam na ng Diyos yung puso ni Abraham. So don't kill your son. Don't kill your son. Kaya naman po, huwag mong patayin ang iyong anak. So, through this passage, we come to know Abraham completely, he obeyed God's commandment. Sa pamagitan po ng mga salitang ito, makikita po natin na talagang lubusang sumunod si Abraham sa Diyos. Obedience. Pagsunod po. Lubusang pagsunod. Question. Actually, since we were saved, day by day, every day, God is testing you. Sa katunayan po, pagkatapos natin make you strong. Sa katunayan po, pagkatapos pa nating maligtas, ay palagi po tayong sinusubok ng Diyos. Bakit po? Upang tayo po ay maging malakas. But did you obey every day? Pero sinusunod ba tayo? Sumusunod ba tayo araw-araw? Like Abraham? Kagaya po ni Abraham? Are you obeying God's commandment as Abraham? Sinusunod niyo po ba ang kautusan na kagaya ni Abraham? He got up early in the morning.
got up early in the morning. Siya po ay bumabangon ng maaga. He prepared the materials completely. Siya po ay naghahanda ng lubusan ng mga materyales. He didn't bring his servant to go top on the mountain. Hindi niya dinala ang kanyang mga lingkod doon sa bundok ng Moriah. He didn't inform to his wife. Hindi niya sinabi, ipinalam sa kanyang asawa. Even he didn't inform to his son also. Ganun din, hindi niya sinabi rin sa kanyang anak. Likewise. Kagaya po nito. We also, when God tests me, we have to do the obedience like Abraham. Kagaya din po sa atin, kung tayo po susubukin ng Diyos, kinakailangan po natin lubusang sumunod kagaya po ni Abraham. Important is our heart. Ang mahalaga po dito, yung ating puso. Galatians chapter 6. Let's see. Galatians chapter 6. Tingnan po natin sa Galatia po, chapter 6. Galatians chapter 6, verse 7. Galatia po, chapter 6, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lukuhin sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin ang aanihin. Do not deceive God. Huwag po ninyong dayain ng Diyos. When we offer to the Lord God, how much is not important? Kung maghahandog po tayo sa Panginoon, ang halaga po ay hindi po importante. When you offer your tithes, do not deceive God. Do not deceive yourself. Kung maghahandog po tayo ng ating tithes, huwag po nating dayain ng Panginoon. Important is honest, sincerity. Ang mahalaga po ay yung ating tapat na puso. In order to offer to God, Ananias and Sapphira, they sold their land. Upang makapaghandog po tayo ng lease. Maayos. But after they sold their lease, land, to offer to God, only 50% they offer to God. Kaya nga po, ay imbis na yung buo ang ating ihandog sa Panginoon, yung 50% yung kalahating ihandog natin. But they didn't offer to God because of they feel sayang. Hindi po natin inihahandog yung kalahati. Bakit po? Nasasayangan po tayo. You understand? Naunawa niyo po ba? Because then it's God killed them, Ananias and Sapphira. Kaya nga po, pinatay po sila, si Ananias at si Sapphira. Although they offered their lot, 50%, to God, but God killed them. Why? They deceived God. Bagamat inihandog po nila yung kanilang lupa, pero kalahati lang po, niloloko po nila ang Diyos, kaya pinatay po sila ng Diyos. You understand? Naunawa niyo po ba? Please, would you raise your hand if we are rich men, if we have a lot of money? Pwede niyo po bang itaas ang iyong kamay kung kayo po ay mayaman at marami po kayong pera? No one here. Wala pang sino man. Actually, God already knew about the financial situation. God knew already. Sa katunayan po, alam na po ng Diyos na yung ating pinansyal na estado. That's why God don't want to receive from you a lot of money. Kaya nga, yung Diyos, hindi po niya nais na tumanggap siya ng mga pera mula sa atin. Just God want to receive from you just your honest heart. Kaya nga po, ang nais lamang po na tanggapin ng Diyos mula sa atin ang ating pong tapat na puso. 1 Samuel, chapter 16. Unang Samuel po, chapter 16. 16, verse 7. Unang Samuel po, chapter 16, verse 7. Verse 7. Brothers and sisters, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Man only can see appearance, but God can see in our heart. Yung Diyos po ang nakikita lamang niya, yung panlabas na anyo. Pero yung Diyos, nakikita niya yung ating mga puso. There are two peoples. Meron pong dalawang uri ng tao. He has 1,000,000 pesos. Yung isa po, meron po siyang 1,000,000 na peso.
Sorry. Only he has the 1,000 pesos. At yung isa naman po ay meron po siyang 1,000 peso. If he offer 100 pesos, when he offer 100 pesos, still he remain how much? Kung maghahandog po siya ng 100,000, gano'n pa po yung natitira sa kanya? 900,000 still remain. 900,000 pa po yung natitira sa kanya. Can you understand? Naunawa niya po ba? But if he offer 100 pesos, kung maghahandog po siya ng 100 pesos, he only remain. Inalala po yung natitira? How much? Inalala po, magkano po? 900. It's very difficult to. Meron po. How much? 900. Only 900 pesos he have. Magkano po? 900 na lang po yung natitira sa kanya. Very hard to survive with only 900. Napakahirap po na magtaguyod o mag-survive sa 900 pesos. But to survive with by the 900,000 pesos, very easy to survive. Upang mabuhay sa pamagitan ng 900 pesos ay napakadali po. Can you understand what I am saying? Naunawa niyo po ba yung aking ibig sabihin? Brothers and sisters, God didn't see about how much they offer. God didn't see. Yung Diyos po, hindi po niya tinitingnan kung ano magkano po yung ating iahandog. Remember, God will see our heart. Tandaan po ninyo, ang makikita ni Diyos yung ating puso. Remember, God will see your heart. Tandaan po natin, nakita ng Diyos ang ating puso. Why? Although you offer 100,000 pesos, still you remain the 900,000 pesos. Why you didn't offer to God? So that, if you offer more through the offering, many brothers and sisters, or Bible seminar also, we able to conduct Bible seminar more completely. Perfectly like that. Bakit mo niyahandog lamang ang 100,000 eh meron ka pang 900,000 pesos? Kung i-offer mo ang higit-higit pa, ay magkakaroon tayo ng tulong sa Bible seminar? Can you catch what I'm saying? Naunawa niyo po ba yung aking naisip? Although he offer only 100 pesos, but he remain only 900 pesos. Although it's not easy to survive with only 900 pesos, but he loved God so much. That's why, although this is not enough, his balance, his financial is not enough, but he didn't skip. He loved to offer tithes. Bagamat meron lamang siyang 1,000 pesos, inihandog niya pa rin yung 100 pesos, bagamat napakahirap mabuhay sa pamagitan ng 100 pesos, dito po makikita po natin kung gaano kahalaga yung pag-ibig niya sa Panginoon. Can you understand? Naunawa niyo po ba? That is important. That's why Bible says, 1 John chapter 3. Kaya nga po, napaka-importante po nito sa unang Juan po, chapter 3. 1 John chapter 3, verse 18. Unang Juan po, chapter 3, verse 18. Verse 18 po. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. Do not love only with your mouth and tongue, but also we have to love God in deed and in truth. Like that. Huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. Abraham, he obeyed it completely, not only mouth and only tongue. Si Abraham po, lubos ang siyang sumunod, hindi lamang sa kanyang dila o bibig, kundi sa kanyang paggawa. After that, God gave him a lot of God's grace and bless. Pagkatapos niyang sundin ito, yung Diyos po ay binigyan siya ng higit at higit pang biyaya. Let's go back Genesis chapter 22. Okay. Balikan po natin sa Genesis po, chapter 22.
Verse 17. Okay, 17. Verse 17 po. Verse 16 hanggang 18. 16 hanggang 18. Mula verse 16 hanggang 18. Brothers and sisters, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon. Sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ng iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat. At makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamagitan ng iyong binhi ay magpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Verse 17 hanggang 18, God repeated this same promise 7 times in Abraham's life. Mula po 17 hanggang 18, dito po makikita natin 7 ulit pong inulit ng Panginoon sa itong mga ito sa buhay ni Abraham. He repeated. How many times? Inulit po ito. Ilang beses po? 7 times. 7 ulit po. But after that, no more God mentioned about that. Pero pagkatapos after ito, that incident, wala na pong sinabi yung Panginoon. Why? Bakit po? Already God found out, come to know, he became perfect man. Bakit po? Dahil nalaman ng Diyos na si Abraham po ay naging perfecto na. I will give you God's blessing. I will give you God's grace. I will give you more and more. God didn't mention to him more after that incident. Kaya bibigyan kita ng pagpapala, bibigyan kita ng biyaya, at pagkatapos ng sabihin ng Panginoon kay Abraham ito, hindi na niya muli itong sinabi sa kanya. What does it mean? Ano pong ibig sabihin ito? Pag-isipan po natin. If God already knew you are a perfect man, God will not mention to you, I will give you reward. I will give you reward. But because the inside of God, still we are lack. We are not perfect. That's why God still give you, try to give you. Try to mention more and more, I will give you, to encourage you, to remind you. Bagamat alam kahit na alam na ng Diyos na yung puso natin ay tayo perfecto na kaya binibigyan niya sa atin to. Pero binibigyan niya mga pagsubok o biyaya sa atin upang palalahanan tayo o palakasin tayo. Why God continuously God say to us, I will give you reward more and more. Why? Bakit po ba sinasabi ng Diyos na bibigyan kita ng biyaya? Bakit po ulit-ulit na sinasabi ito ng Diyos? Why? Bakit po? Because God already knew. God afraid we may forget God's promise. Bakit? Dahil nag-aalala yung Panginoon na baka makalimutan natin yung pangako ng Diyos para sa atin. Can you understand? Naunawa niyo po ba? Galatians chapter 3. Galatia po, chapter 3. Verse 3. Chapter 3, verse 1. Galatia po, chapter 3, verse 1. Verse 1. Brothers and sisters also. Let's read together. 3, 2, 1. O hanga ng mga taga-Galacia, sino ang gumagawa sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay ipakita ni si Jesucristo na ipinangako sa krus. What does it mean? The Bible says, oh, foolish Galatian. Foolish. God mentioned to the Galatian. They are foolish men. Foolish. Why? O hangal ng mga taga-Galacia, bakit po ito binanggit ng Panginoon sa mga taga-Galacia? Because Galatian, they forgot God's promise. Dahil yung taga-Galacia po, nakakalimutan po yung pangako ng Diyos para sa kanila. For example, halimbawa po, brother, tomorrow, if you come to here Monday to meet me, I'll give you 10,000 pesos. Halimbawa po, ikaw brother, bukas pumunta ka dito at bibigyan kita ng 10,000. Can you come to me tomorrow? Pupunta ka po ba bukas dito? What does it mean your smile? Ano po ibig sabihin ng iyong ngiti? If you trust me, you can come tomorrow. Kung magtitiwala ka sa akin, ikaw ay pupunta if dito. If you do bukas. Not forget my promise, you can come tomorrow. Kung hindi mo makakalimutan ng aking pangako, pupunta ka dito bukas.
Can you catch my what I am saying to you? Naunawa niyo po ba kung ano yung pinupunto ko? The foolish Galatian, foolish the born again Christian means you are so foolish. Why are you forget my promise? When Jesus Christ came to this world, He got Jesus Christ. He will bring a lot of reward to you. So wait, do not stop to obey God's commandment. Kaya nga, o hangal na mga taga-Galacia, mga hangal na born again Christian, bakit ninyo kinakalimutan ang aking pangako? Huwag niyong kalimutan ang aking pangako dahil pagbalik ko, dala ko po ang aking gantimpala. Among born again Christian, there are inside of God, there are some foolish men. Why? After they got salvation, and also, although they already received God's promise that they will receive a lot of the God's grace when Jesus Christ came to this world, although they already knew, but some brethren, they stopped to go to church. They stopped to the Christian life. Kaya nga po, sa mga born again Christian, ay may mga ilan po mga hangal. Bagamat nakatanggap po sila ng mga pangako ng Diyos, ay sa kabila nito, sila po'y humihinto at hindi pinagpapatuloy ang kanilang Christian life. When you face difficult situation, your life is not easy, struggle, hardship, you have to think, do not forget, this is God's examination, test. Kaya nga, tayo po mga born again Christian, kung tayo po ay nagpapatuloy at nakakaharap po tayo ng mga pagdurusa, kahirapan, tandaan po natin na ito po yung pagsubok ng Diyos para sa atin. It's like the student, if he were study hard, they can enter the, for example, the UP. Likewise, if we do our best to serve the Lord, we will get the God's reward more and more. Kagaya po ng mga estudyante, kung tayo po ay mag-aaral ng mabuti, tayo po ay makakapasa o makakapasok sa UP. Ganun din po sa ating mga Kristiyano, kung tayo po ay mananatili at magpapatuloy, matanggap po natin yung gantimpala ng Diyos. You understand? Naunawa niyo po ba? So, 7 times, God mentioned to Abraham, you will get God's blessing more and more. But after that incident, Moriah Mountain, no more God mentioned to him, you will receive the reward. Kaya mo, 7 ulit po na sinabi, na po ulit na sinabi ng Panginoon kay Abraham, na yung mga biyaya ng Diyos. Kaya nga po, pagkatapos ito, hindi na po ito muling sinabi pa pagkatapos pumunta doon sa bundok ng Moria. Why? Bakit po? Already God already knew he became only for perfect man. Bakit po? Dahil alam na ng Panginoon, ng Diyos, na yung kanyang, si Abraham ay naging perfecto na sa harapan ng Diyos. Let's go back, Genesis chapter 22. This buffs will be last buff today's sermon. Balikan po natin muli sa Genesis chapter 22. Chapter 22, verse 12. Verse 12 po. Okay, verse 1. Verse 1 po muna. At verse 12. Verse 1 first. Verse 1 po ang una at pagkatapos yung verse 12. Let's read together. 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Verse 12. At sa kanya ay sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anumang sapagkat ngayon ay naalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipagkait sa akin ng iyong anak ang iyong kaisa-isang anak. When God called Abraham, to test him, that time immediately he answered, I am here. Here I am. Tell me. And then after that, after pass completely about the God's final test, that time, verse 12, I know that you fear God. Kaya nga, nung tinawag si Abraham ng Panginoon, at sumagot si Abraham, narito ako, anong gagawin ko? At pagkatapos nun, sinabi niya sa verse 12, sapagkat ngayon ay nalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. We have to hear from the Lord God. I know that you fear God. Kaya ganun din po sa atin, kailangan din po natin marinig na ang Diyos ay nasa atin. Can you understand? Naunawa niyo po ba? So when you face God's test, examination, that time I want all of you to pass
completely about God's test. Kaya nga po, kung nakaharap po tayo sa mga pagsubok o pagsasanay, nais ko po nawa na mapagtagumpay niyo po ito. Remember last one? Tandaan po natin, isa after pa po. After that incident, God no more mentioned, I will give you the reward and blessed. Kaya nga po, pagkatapos po ng pangyayaring iyon, ay hindi na po muling inulit ng Panginoon yung sinabi niya kay Abraham. Let's pray together. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, God who loves us, thank you for saving us from eternal destruction. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa langit na sa aming nagmamahal, maraming salamat po sa pagliligtas po sa amin sa apoy ng impyerno at po sa walang hanggang pagkawasa. Actually, when we were born, we were a miserable sinner to go to hell, but for you love us so much, so through the Jesus Christ, the preacher's blood, we have been saved, we able to go to heaven. Bagamat kami ay labis sa makasalanan at mapupunta sa walang hanggang impyerno, ay inibigyan pa rin po kami at sa pamagitan po ng Panginoong Hesukristo sa pagdanak ng kanyang mahalagang dugo ay makakapasok po kami sa iyong kaharian. We able to know that why God sometimes give us the suffering and the hardship. It is the God's test to make us strong. Nalaman po namin na kung bakit po kami nagkakatanggap ng mga pagsubok, kahirapan upang kami subukin ng Panginoon. We know that why God want me to become a perfect man and have a strong faith because God desire all men to be saved, not only us, so that in order to evangelize more boldly and powerfully, God want, first of all, God want to make me the strong faith. Kaya nga po, dinadalangin po namin na patuloy po kaming gabayan at palakasin at bigyan pa ng mga pagsubok nang sa ganun malaman po namin na hindi lang kami dapat makatanggap ng kaligtasan, kundi makapagligtas ng mga ligaw na kalwa na ninanais po ninyo. O Lord, as like Abraham, we will not disappear from the church. We will not avoid your test. Kaya na po kagaya po ni Abraham, nawa hindi po kami mawala sa church at huwag po namin iwasan ang mga pagsubok ng Diyos. When God test me, when God call me, it's like Abraham, we will say to you, I am here. Here I am. Kaya nga po pakiusap pagkakaya po ni Abraham, nang tatawagin niyo po kami, ay ang nawang sabihin po namin, narito po ako. Thank you. Give us the chance to learn your good lesson through the today's sermon. Maraming salamat po sa pagkakataon sa aral na mula po sa sermon na ito. Oh Lord, there are so many people who still not be saved. Oh Lord, so that we are going to conduct a Bible seminar from tomorrow until Friday at Tondo area and Kingston area. Kaya nga po, napapanginoon, napakarami pa pong hindi po ligtas na ligaw na kaluluwa. Kaya magkakaroon po kami ng simula bukas ng Bible seminar sa Tondo area at po sa Tandang Sora. Oh Lord, one more, please bless that time so that many losers can be saved through the Bible seminar. At isa pa po, Panginoon, pagpalaan niyo po ang gawain na ito na sa ganoon marami pong maligtas na ligaw na kaluluwa. In the name of the Jesus Christ, who love us, we pray. Ito po ang dinadalangin namin sa aming nagmamahal ng Panginoong Kristo. Amen. Amen.